So, may bago tayong dating galing Lazada. Magpapalit tayo ng coolant. Okay. Then, bago yun, magpa-flush muna tayo. May flusher akong binili. Tapos, kapag nag-flush na tayo, ito yung gagamitin natin. Coolant. Then, sasama ko itong anti-freeze na. Yung ano yun. Anti-rust na to. Okay. Okay. So, una lang gagawin dito is ito. Okay. Ito nakahatak lang ito eh. Ayan. Tapon lang muna natin yan. Ayan. Ayan. Palitan natin ng bago. Then ngayon nandito sa ilalim ng sasakyan, may makikita ko yung drain cock. Ito. Okay, ikot nyo lang yan. Counterclockwise. Then para mabuksan, para mag-drain. Okay. Medyo mahigpit, pwede kayong gumamit ng tools. Siguro gagamit ako ng flyers. Pag nabuksan nyo na yan, yan, medyo mahina pa yung tulo. So, para mas lumakas yung tulo nyan is, eto, kailangan nyong buksan yung takip ng radiator. Okay? Kita nyo, puro kalawang, no? So, silipin natin sa ilalim. Ayan, mas malakas yung tagas niya. Okay, naubos na nga eh. Okay, tapos nagpapalitan tayo ng coolant. Okay, so pagtapos na, tapos yun na mapatulo, balik nyo ulit yung drain plug. Then, punuin lang natin to. Okay, yung radiator natin. Ayan. So, lalagyan natin ng tubig yan. Okay, pupunuin lang natin yan hanggang sa, ayan, kunyari, so, tingin ko mukha naman puno na. Okay, pag puno na yan, papastart na yung sasakyan. Okay, paikutin natin. So, parang panlinis lang ng konti. Okay. Ayan. So, ngayon, pinastart natin sa sasakyan hanggang sa bumukas yung thermostat. Okay? Para malaman mo pag bumukas yung thermostat kapag ganda na sounds, ha? Kapag bumaba na sa tamang temperature yung ito, yung RPM natin. Okay? So, sa akin, tansya ko mga 6 minutes yan. 10 minutes, mga ganun. Okay? So, let's wait na lang tayo dun. Okay. So, pag ganito nakababa yung RPM natin, pwede natin patayin kasi bukas na yung thermostat nyan. Okay. After that, buksan ulit natin yung drain cock para patuloyin ulit yung tubig. Okay. So ngayon, hindi ko siya binuksan ng todo. Okay, kasi mainit. Okay. Hayaan mo muna patuloyin natin ng ganyan yan. Then, pag siguro konti na lang yung tulo, saka ko bubuksan ng todo yan. Okay. Okay. So sabi dito sa nabili ko, after kong gawin yon, mag-drain, tapos salinan ulit ang panibagong tubig, parang finlash ko, tapos pa-start yung sasakyan. Then, after mag, ano, bumukas yung thermostat is, patayin yung makina, i-drain ulit. Tapos, isarado ulit yung drain cock. Ngayon daw, isasalinan ko na nito. Okay? Nabili ko kasi Speak, Super Cleaner and Flush. Ang sabi dito is, salinan ko daw. Okay? Salinan ko ng Peak Super Flush cooling system with water while motor is running. Okay, tapos for optimal cleaning daw is drive the vehicle for at least 3 to 6 hours. So, ayun. So, ang gagawin ko, isasalin ko to. Then, ang isasalin ko tubig is hindi na tubig nagkaranin sa gripo. Ang gagawin, gagamitin ko is distilled water na. Okay? So, bawas na yan. Okay, kasi ginagawa ko pang top up yan eh. So, yun yung gagawin ko ngayon. Siyempre, una natin gagawin, isasarado muna natin itong drain cock. Okay? After nating masarado yan, proceed tayo doon sa taas. Yan, sarado na. Nag-proceed tayo sa taas. Ito. Isa, ito. Itong Peak Performance Radiator natin, super cleaner. Kasi sasaling ko na dito. Okay? Yan. So, ito sasaling ko na. Parang tubig lang, no? Ayun. Okay. So, ngayon, ito na may sasaling ko hanggang sa papuno. Okay? Tapos, after nyan, ito na yung ilalagay ko sa radiator reservo natin. Okay? So, yun lang. Okay.
So ngayon, tagas na yung flushing natin. Ay siguro mga naka 4 hours din ako. Intermittent. Gagawin natin ngayon is bubuksan natin to. Yung drain plug, okay. Medyo mahigpit yan eh. Ayan. Para at least patagasin natin yung tubig. Okay. Ayan. So kakagaling ko lang no. Ayan. Okay. So mahina yung tagas. Kasi hindi bukas ang takip sa taas. Okay, so nasa yung takip. Oh. Ito, yung radiator cap. Okay. Wait lang ha. Ayan. So hanggang tayong basahan pambukas. Ayan. Ayan, nakita nyo. Lumakas na ngayon yung tagas niya. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Kasi tinanggal ko na yung takip ng radiator. Ayan. So mukhang sa flushing hindi talaga natanggal yung kalawang. Pero at least na-flushing natin. Okay. So ayan. So ngayon gagawin natin is babalik ulit yung drain plug. Okay. Balik ulit yung drain plug. Then sasalin ako naman ulit nito. Distilled water. Okay. So balik ko na muna. Ayan. So ngayon nagsasalin ako ngayon ng coolant. Okay. So mukha naman puno na. Okay. Maganda yung, alam mo yun, after 10 minutes ng pagkakaanda ng sasakyan ay saka mo sasalinan ulit. Saka ka magdi-drain. Ayan. Para at least medyo bukas pa yung thermostat. Tapos ngayon ito lalagyan natin ito. Siyempre huwag mo ipo-full. Okay. Yung level lang. Wala pa. Yung ginagamit ko pala ay distilled water. Ayan, okay na. So ngayon, pa-start ulit. Distilled water lang. Pa-start ulit din. Ayun. After siguro mga ilang minutes. Siguro mga 10 minutes. O ibiyahin mo lang siguro mga 10 kilometers. Ayun. Coolant na. Pina-start ko. Okay. Yes. Nagpasalin ulit. Yeah, normal yung kanya nagbabubbles para lumabas yung mga air pockets o yung mga hangin. Ayan o. Okay, pag kanya mababa ulit, sasalinan mo ulit yan. Okay? So paulit-ulit lang. So ngayon, magde-drain na tayo. After ko magsali ng distilled water, de-drain na natin. Tinanggal ko na yun sa ilalim. Okay. Bubuksan ko na lang to para lumakas yung tulo na nandun. Ayun na, tumutulo siya. Okay. So, medyo pinainit ko lang ng konti yung makina. Okay. Then, buksan natin. Pagbukas natin yan, medyo lalakas yung tulo dun. Ayun na. Okay. Ayan. Ubusin na natin yan, saka natin sasalin itong mga to. Okay. So, ito na ngayon yung level ng coolant pagkasalin ko. Okay. Mamaya ko na sasalinan to.
Papastartin ko muna para yung mga air packets dun sa loob eh medyo mawala. Okay, at bababa yan, bababa. Then saka lang ulit ako magsasali ng isa pang coolant. Okay, naglagay ako ng coolant. Okay, himpik. Saka nagsama rin ako ng anti-rust. Okay, so start na natin. Ayun, as expected, bumaba yung coolant. Okay, so magsasalin tayo. Okay, sasalin tayo. Ayan, so pa-startin na natin hanggang 5 minutes para lang umangat yung mga bubbles. Then abang-abangan nyo lang kung ayan o, tumataas, bumababa siya. Abangan-abangan nyo lang kung medyo bababa ng konti. Then after that ay pwede na tayo magsalin dito. Okay, so lagyan natin ng coolant din to. Ayan, so bali kay Suzuki Alto is mga 3 liters. Okay, 3 liters yung level talaga ng coolant niya. Okay, kaya bumili ako ng 4 liters na to. Okay, ito 2 liters, then ilan tong ml na to? 443. Okay, nagbawas na ako ng konti dito, then the rest ilalagay ko sa reserva. So yun lang. Okay, mukha namang okay na tayo. And bye.